Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Millet yun. Tayo Millet dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Melbs Castle. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, hindi tayo tatagal sa gera, hindi pa tayo handa sa gera. Ito ang dahilan ba't di pumalag ang PCG. At yun, paalala lamang, ito ay ating reaction video lamang. Anumang sumasala round dito, bahagi lamang ng ating reaction video. Kayo nang bahala kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Ako lang ba o kayo din na didismaya na sa Philippine Coast Guard? Yes, ayaw nating magkagulo. Pero sana man lang PCG lumaban kayo. Oo, nandoon na tayo sa pagbibigay ng ayuda sa Filipino fisherman. Pero ang gusto namin yung totoong umaaksyon. Habang tumatagal kasi mas lalo lang nakakaawa ang Pilipinas. Pinubuli-buli lang tayo ng mga incheck. To respond to your question, ano ba ang next after what we're doing like this? Laging gusto kong sagutin yan na minsan ang hirap ding i-angulo kung ano ba magiging tamang sagot. No? Ang kalamimang tanong ng mga tao, lalo na sa social media, lalo na ng mga pro-China trolls, eto na si Komodo Tabiela, iyakin, ba't di kayo mag-motor cannon, di ba? Minsan hindi mo rin mailagay sa tama na yung isasagot mo sa mga trolls. Ang naratibo ng mga pro-China trolls natin ngayon, sinasabi nila, tayo daw warmongering. Tayo daw ang nagpro-provoke sa China. Pero actually, with this kind of incident, makikita natin na that's not actually the intention of the president. The mere fact that the guidance of the president for the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines is for us to remain professional, not to be provoked, not to use water cannon against water cannon. Ibig sabihin, mas nagbabalyo pa nga ang administrasyon na to na for them to deal professionally at hindi pa tumaas ang tension. Pero ang mga trolls ngayon, sila na naman ang nag-u-joke, nag-criticize, ba't hindi daw natin i-water cannon, di ba? Parang kahit sila, nalilito na rin sa naratibo nila. Mananatili raw professional ang Philippine Coast Guard. Tila nag-aantay pa silang may masawi bago umaksyon. Kahit water cannon lang sana, di ba? Total, di gumagamit ang China ng bala, edi magbombahan na lang tayo ng tubig. Ito nga yung mahirap nga mga kabalita natin na talagang hindi basta-basta nga makagalaw yung ating mga PCG laban nga sa isinasagawang water cannon nga ng mga Chekwang to ng China. Dahil nga itila nga ba, no, alam din nila na talagang ito nga nagiging hakbang ng mga Chekwang to ng China pambubuyo at nais talaga nga tayo gumante upang nga talagang makalikha ng mga dahilan o talagang mga propaganda o mga taktika itong mga Chekwang to upang nga tuluyang nga mas tumindi pa nga yung gagawin nga na tila nga ba pagbubomba sa atin ng tubig kapag tuluyang nga tayo, no, pumalag sa kanila. Ito yung nga tila nga ba, no, nakikita nating dahilan na talagang may plano itong mga Chekwang to o itong China nga, no, sa ating mga barko na may plano nga hindi maganda itong mga Chekwang to itong China dahil alam nyo naman itong mga Chekwang to itong China magaling nga magpaikot at talaga nga gumawa ng mga dahilan o tila nga ba mambaliktad. Kaya ito ang isa sa mga tila nga ba iniingatan din ng ating bansa o ng ating mga PCG yung ilang hindi magiging magandang resulta kapag tuluyan nga binomba rin ng tubig itong mga Chekwang to itong China at baka tayo pa yung tila nga ba, no, gawing nga masama. Kaya yung nagiging hakbang lamang syempre ng ating mga PCG o ng ating hukbo nagiging professional lamang sila dito, no, sa karagatang nais kubkubin ng mga Chekwang to na kahit tila nga ba parang nakakaawa na o talagang tila nga ba sinasagad na yung pasensya ng ating mga PCG talagang mas pinapahaba pa yung PC, no, na tila nga ba ito nga ang sinasaad na talagang yata naghihintayan pa na may tuluyang mapahamak o masawi nga sa ating mga hukbunga na katalaga sa bahagi ng ating mga teritoryo na kung saan tila nga ba dito yata aaksyon o talagang tuluyang re-responde yung ating bansa nga, no, mga kabalita natin. Na kung sa pagbomba lang ng mga water cannon kayang-kaya nga daw umanong palagan ng ating bansa. Subalit yung pag-iingat na talagang yung maaaring madamay o talagang tuluyang umabot sa puntong hindi magandang mga sitwasyon na maging kaganapan ng tila nga ba naisiparating ng ating mga opisyal o ng ating hukbo upang talagang hindi nga tumaas pa yung level ng tension nga na gagawin ng mga Chekwang to ng China dahil alam naman natin na hindi pa ganun kataas din yung ating kakayanan na talagang puwersa at yung ating kahandaan, no, sa tila nga ba pakikipaglaban o pakikipagdigma, no,
At ito ang isa sa talagang katotohanan na talagang hindi natin na kakayanin pa itong mga Chekwang to, itong China, kapag gumawa pa ng labis dito, itong mga hinayupak o itong mga dipungan na dipunggol na to, no, na talagang mahihirapan yung ating bansa kung sakaling magkakaroon nga ng mga labanan dito nga sa karagatang nais nilang saklawan o nais nilang sakupin. Kaya ito na lamang yung nagiging solusyon, ang ipamukha nga sa buong mundo yung kahayukang ginagawa nga ng mga Chekwang to ng China, yung kanilang mga kadipunggulan o mga kahangalan dito sa bahagi ng ating mga teritoryo. At yun, tuloy pa natin. Ipakita lang ng Philippine Coast Guard na hindi tayo naduduwag at di pa dadaig. Umay na kasi kami sa puro pagpapakumbaba. Lumaban naman kayo. Ano ba talaga ang intention natin dito? Well, for the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of Philippines, and the entire National Task Force West Philippine Sea, the reason why we're still patrolling these waters, the reason why we intend to make sure na meron tayong presensya dito, it's because this is the stand of the present. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action ng China, gagawin pa rin ng Coast Guard, magpapatrolya pa din dyan, mamimigay pa rin ng mga ayuda sa mga mangingisda. That's our patriotic duty. That's the duty that we are sworn to do. Hindi kami mapipigilan ng China. Kahit raw paulit-ulit i-water cannon ang Pilipinas, hindi daw tayo papalag. So wala talagang aksyong gagawin ang Philippine Coast Guard laban sa China. Maling-mali naman ata yan. Dapat ipakita rin ng Pilipinas na handa tayong lumaban sa kanila. Dahil pag nalaman lang di tayo natatakot, baka mas may chance pang tumigil tong mga Chinese na ito. Ngayon ang tanong, ang China, paano kung paulit-ulit nilang gawin yan? Paulit-ulit nila kayong i-water cannon, paulit-ulit nila kayong harangan, paulit-ulit pa rin pupuntahan ng Coast Guard, ng DFAR at ng Armed Forces of the Philippines yan. Dahil ang West Philippine Sea, ang Bajo de Masindo, ang karagatan natin sa Ayungin, sa atin naman yan eh. That falls under the exclusive economics. But definitely, we're not going to be the reason to escalate the tension. We're not going to be the reason to be an excuse for the Chinese government to bring in their warships and they elevate the tension at sasabihin, ayaw nagsimula ng gulo, kaya we're bringing in the PLA Navy warship. This is the reason why we have calibrated approach in maintaining our presence in the West Philippine Sea. Kayo, pabor ba kayo sa hindi daw pagpalag ng Philippine Coast Guard? O mas mawor kayong lumaban na lang tayo? Ikomento sa baba ang yung saloobin. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahigat balita dyan na kung saan ito nga patungkol nga sa umanoya talagang hindi nga pagpalag ng ating mga PCG o ng ating hukbo laban nga sa pag-water cannon ng mga Chekwang to ng China. Na talagang dito ay makikita at makikita lamang natin na talagang hindi pa ganun kalakas yung kapasidad o tila nga ba maaari natin nga maging tugon kung sakaling mas lalagpas pa rito ang gagawin nga ng mga Chekwang to ng China. Alam naman natin sa ating bansa wala pa tayong ganung kalakas na mga armas o talagang ipangaharap sa mga Chekwang to sa China nga. Na tila nga ba rito nagmumukhang kawawa yung ating bansa sa paulit-ulit ng ginagawa ng mga pagwa-water cannon ng mga Chekwang to ng China. At ilang nga rito na parang yung ating bansa ay naghihintay na lamang na talagang may mapapahamak o talagang may masasawi no, sa ginagawa nga ng mga Chekwang to ng China. Dahil dito nga ay talagang maraming alyansa o alyado natin na maaaring tumugon at talagang humakbang na walang sabi-sabi upang nga bigyang responde yung mga gantong maling hakbang ng mga Chekwang to ng China nga. Na dito ay naisasaad lamang na talagang yung mga ginagawa ng mga Chekwang to ng China ay patuloy natitiisin ng ating mga hukbong nakatalaga rito at talagang patuloy sasagupain yung mga pagbobomba nga ng tubig. No? Dahil nga o sa kadahilanan nga na talagang ito ay isa sa mga taktika o nagiging hakbang ng mga Chekwang to ng China upang mapilitan tayo na talagang palagan yung kanilang mga ginagawa nga mga pagwa-water cannon na tuluyang nga balik na rin na talagang makagawa sila ng mga paraan upang nga mas sumigit pa sa gantong mga nagiging sitwasyon yung ating matatamo at talagang magpadala pa nga daw umano ng kanilang mga warship dito nga sa bahagi ng ating mga teritoryo upang nga talagang masabi na tayo ang nanguna o tayo ang gumawa ng isang maling aksyon o tugon laban nga sa kanila na maaari nga baliktarin o talagang gumawa
ng mga kwento o yung mga propaganda ng mga Chekwang to ng China eh, na maaaring ito nga yung gawing dahilan ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to dahil sa pagkatuso at pagkautak ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to eh, maaaring ito yung ating kalagakan, yung gagawin nilang mga tila nga ba mali nga aksyon o hakbang nga laban sa atin eh, tayo ang tila nga ba balikta rin sa nagiging galawan nila o tayo ang tila nga ba pagmukaing masama rito, no? Na paulit-ulit na yan nga ang nais na ibato sa atin ng mga Chekwang to ng China. Kaya ang patuloy lamang nagagawa ng ating bansa o ng ating hukbo dito ay talagang ituloy yung lahat ng ating aktibidad o yung ating mga misyon dito nga, no, sa bahagi ng ating mga karagatan. Na itong mga Chekwang to, itong China ay matapang lang talaga kapag nag-iisa yung ating mga barko o talagang walang palag sa kanilang mga barko nga. Subalit nga kapag kasama natin yung mga kaalyansa natin o kaalyado natin eh, talagang itong mga Chekwang to eh, hindi mo makikitaan ng mga gantong aksyon, no, lalo na sa US. Yung pagbubuga ng ganyang mga tubig eh, talagang ibabalik sa kanila yan at talagang tuluyan niyang isusupalpal sa kanila yung pag-water cannon nila, no. Kaya dito lamang sa ating bansa, ganito ang sinasapit natin at patuloy lamang itong titiisin siyempre ng ating hukbo, ng ating hanay na hindi nga palagan yung gantong mga maling aksyon o galawan ng mga Chekwang to. Dahil nga gustong maging professional lamang ng ating mga hukbo nga nakatalaga rito, lalong-lalo na ng mga opisyal, na ito yung nagiging tila nga ba solusyon o tila nga ba ito yung nagiging simpatsya laban dito sa mga Chekwang to o sa China. Yung ipamuka at ipakita sa buong mundo yung kanilang kadipungalan at kadipunggulan at talagang kawalang yaan dito nga, no, sa bahagi ng ating mga teritoryo. At dito nga ang katanungan, no, kung talagang dapat na bang palagan o talagang tila nga ba dapat na nga bigyang hakbang na ng ating bansa yung mga gantong hakbangin ng mga Chekwang to, na tuluyang bigyang tugon ng gantong aksyon din itong mga Chekwang to ng China, no, na kung saan ay makatikim din sa ating bansa ng ating bagsik ng tila nga ba balik ng pag-water cannon din sa kanila, no. Na ito nga, ang tila nga ba malaking katanungan ngayon dahil nga sa kadahilanan na nais lamang ng ating hukbo, ng ating hanay na ituloy pa rin lahat ng ating aktibidad na hindi nga, no, lalabanan o tila nga ba hindi iindahin yung mga pag-water cannon itong mga Chekwang to o ng China, na kahit nakakawawa na yung ating barko, yung ating mga hukbo rito, eh tila nga ba ipapagkibit balikat lamang ito at talagang isusunod at susunod pa rin tayo sa ating nagiging batas laban nga sa mga Chekwang to o sa China nga, no. Na talagang ipakita na hindi tayo mabubuyo na pumalag o talagang balikan yung mga gantong hakbang ng mga Chekwang to, ng mga dipungal na dipunggol sa ating karagatan, dahil nga tila nga ba wala pa tayo sa ganung kapasidad upang lubusang makapalag o palagan. Na dito nga sana ay makagawa nga ng pamamaraan o hakbang yung ating bansa upang malabanan at mapigilan nga yung mga gantong tugon ng mga Chekwang to ng China. Talagang umaasa pa rin tayo, umaasa pa rin yung ating bansa na tila nga ba may sasagot sa mga ganyang gawain ng mga Chekwang to o ng China. O yung ating magiging hakbang o tugon sa mga Chekwang to tila nga ba mabigyang aksyon o mabigyang tila nga ba rin, no, solusyon yung mga gantong gawain ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan, at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Melbs Castle. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.